Cok, Dik. Ayah dan dah nak. Apa yun? Nay. Hoy! Bugoy! Ano ginagawa mo? Diyan mo ba nga? Anak, nitipak lang to. Eh, dito, binabantayan kayo. Iba kasi madaan yung tik-tik dito eh. Bugoy, ano nakain mo't umakyat ka dyan? Kasi nga, dinaan namin yung bahay nung matanda kanina. Ayun, wala sa bahay. Baka masalisiyan kami. Yun, eh wala kaya lalaki dito. Mo ba nga ha? Kukutusan kita dyan. Bugoy! Ang sweet nyo naman ha. Grabe naman kayo kung mag-alala para sa akin. Oh, sweet talaga. Ka daw. Sweet ka daw. Huwag ka na mumaba. Diyan ka na lang. Yun na. Baba ka na. Hindi, diyan ka na lang. Baka mahulog ka dyan ha. Walay. Magandang gabi po. Magandang gabi naman po. Upo po kayo. Salamat po. Natutuwa ako at pumunta kayo dito sa lahat ng mga taong nag-isip sa akin na kung ano ako. Kayo ang naglakas loob na alamin ang totoo. Hindi naman kasi totoo yun. Tuwing nakakarinig ako ng kwento, nasasaktan din ako. Pasensya na ako kayo. Dido, humingi ka ng tamad. Wala. Sana ako mapatawad niyo ako. Kayo kasama ko. Pasensya na ako kayo. Hindi, anak. Pinapatawad ko kayo. Salamat po. Maraming salamat po. Nikki, pwede mo na ba kaming kausapin? Oo nga po, Ma'am Nikki. Kanina pa po kami dito eh. I'm really okay. You're not. Kasi hindi mo kami pinagbuksan ng pinto kanina. Pagkatapos hindi ka pa rin kumain. I'm sorry, Lola, pero okay lang talaga ako. The food. Abby, hindi ka pa kumakain. Oo nga, baby. Kumain ka na, huwag ka na magtampo. Alam mo namang natutuwa lang kami. O sige, hindi ka na namin tutuksin. Ayun, ito si Lino, napahiya. Ako, nakonsensya. Ay, bakit po, Tay? Eh, kasi napakabait pala nung matanda. Siya nagtataguy doon sa dalawa niyang apo. Masarap na namang kakwentuhan. Dating kumadrona. Tama na papalamod niya sa mga panguhusgang ginagawa ninyo. Nanakot pa kayo. Itong si Chuo. Hindi ka nang maihisa sa lawal at sa takot. Hindi po na yun. Ay, sus, tigilan mo nga ako. Oh, Lino, sa susunod ah, eh, huwag na kayo manghuhusga ng tao nang dahil lang sa itsura nito, ha? Kaya mo, Maya, lesson learned na. Oh, pero salamat pa rin sa inyo ni Bugoy kasi mahal na mahal niyo ako, na-touch naman ako. Thank Siyempre you. Siyempre naman, Maya, kayo pang pamilya de la Rosa, adopted kami dito. Nasaan niya pala si Bugoy? Nandun sa taas, ang gabang ng tik-tik. Lino, nga pala. Sige na, puntahan mo siya doon. Sabihin mo, bumaba na ng mga kain at ayong lahat. Nag-aabang na tik-tik. Oo, bukas mo na punta ka. Pwede mo kumain muna ako bago ko. Diba, puntahan mo muna siya. Sige na, bukas na sa mga sayo. Boy! Bilis! Bakit na? Umakit sa bubong. Ay, uminin niyo nga sa akin.
Natakot kayo nung ano, nasumuhod kayo sa bahay ng matanda. Hindi, no? Konti lang. Sabi ko na nga ba eh. Para naman ang itsura ng matanda. Papaliwala ka. Maya. Ang sarap lang ng kompleto ang pamilya, no? Sabi ko kayo, hayaanan mo na. Hayaanan mo pa bukas. Malinig ka siya doon. Okay lang yun. Hindi gusto kong mangyari. Ma? What's going on? Excuse me po. Excuse me, sir. Why are you all here? Kinakausap namin sila. What happened to... Kumain ka na ba? Halika na sa baba. Pwede, paghanda natin ang pagkain si Ricky. Halika na. Wait. I saw this downstairs. Best friend, sorry nakatulog ako buong maghapon eh. Hindi kasi ako nakatulog buong gabi kakaisip kay Nick. Ay mo tol, gawin mo na ng paraan. Anong paraan? Aba, ewan ko sa'yo. Basta ayoko na nakikita na nagkakaganon si Nicky. Ikaw lang at ikaw ang iniisip eh. Ayoko naman siyang kausapin, baka isipin nun nilalakad kita. Kung pwede ko nga lang batukan para magka-amnesia. At makalimutan niya may crush na sa'yo. Uy, best friend, wag naman ganun. Eh, kaya nga gumawa ka na ng paraan. Naunahan ka pa nung manliligaw ni Abby. Buti pa yung bata, nakapagpadala ng bulaklak. Ano? May manliligaw si Abby? Sino? Hindi namin alam, pero tingin namin alam ni Abby, ayaw lang sabihin. Aba, lokong bata yun ah. Ang lakas na loob makapagpadala ng bulaklak kay Abby. Eh, ako nga, hindi ako makaakit ng ligaw kay Nick eh. Oh, huwag mo na ibahin yung usapan. Kumilos ka na. Nakita na edad na malungkot si Nicky. Ha? Sinabi ba niya? Hindi. Hindi nagsasalita si Nicky. Pero si Dad nakakaramdam na. Kaya ako pag pinilit niya, baka masabi ko. Hala. Sige, best friend. Babay na muna. Tatawagan ko lang si Nick. Okay naman ako, sweetheart. Are you crying? Konti lang. Ngayon ko lang ulit kasi naramdaman yung ganito eh. Yung sama-sama kaming kumakain, nagtatawanan ni natatay, kute, tsaka ni nanay. Naalala ko lang nung mga bata pa kami. Ganito kami kasaya nun. Well, I'm really happy na nakapagbakasyon ka dyan. And I guess it was a blessing that I had to rush back to Manila para you can spend time with them. O, ikaw... Kamusta kayo dyan? Hindi ko pa natatawagan yung mga bata eh. Ah, eto. Kakatapos ko lang silang kausapin. Oh, bakit? Ano nangyari? Well, Nicky is having this problem and she doesn't want to tell me. When I asked Luke naman, sabi niya siya na daw bahala. Parang ayaw nila ipalam sa akin. And I'm beginning to get worried. Oh, ganun ba? Eh, si Abby, ano naman ang problema? Would you believe it? Someone sent her flowers. Ano? May naniligaw na sa baby natin? She doesn't want to talk about it. She's so embarrassed kasi lalo nang tinutukso siya. So, baby talaga natin, no? Ikaw, kamusta ka? Eto. I don't know how to talk to them. Nicky is hiding something from me. And she doesn't want to talk. Pati si Luke, ayaw rin magsalita. Si Abby naman, ayaw pansinin ng lahat. Kakausapin ko sila. Girl talk. Ha? Huh? Luluwas ka just for that? Eh, bakit naman hindi? Wag na. I'll think of something.
Okay, basta sweetheart ha, pagkakausapin mo sila, pakinggan mo na lang muna sila. Huwag mong didiretsahin. Basta i-guide mo lang hanggat sila mismo yung magsabi ng nararamdaman nila. Tsaka ng problema nila. Kasi minsan, the more na pinipilit, the more na hindi mag-open up yung mga yan. Okay. Baby, are you okay? How about you, Ate? I'm not. Why are you sad? Kasi Malos has another crush na. Are you sure? Yeah, baby. I saw them, eh. What did Kui say? He said he doesn't want to make pakialam na daw. Eh, bakit hindi mo po sinasagot ang tawag ni Kui Nicole? Ikaw rin, baby. Huwag ka nang masad. I'm not sad, Ate. Yun nga lang. Lagi na nila ako tinutukso. And I don't like it. Aww. Baby, no one will make you tukso na. Kasi diba they promised na? Besides, hindi pa exciting na may secret admirer ka na? Ibig sabihin lang nun, you're pretty and somebody likes you. Oh, there's nothing wrong with that. Really, Ate? Yep, baby. Kaya huwag ka nang umiyak. Don't cry na. Naalala mo pa ba nung bata ka na? Nung wala pang harang tong balkonahe, madalas kitang mapagalitan kasi hilig mo pumunta dito. Opo, Tay. Ang tigas nga po ng ulo ko noon, ano? Muntik na ako malaglag. Pero hindi ako ang pumalo sa'yo. Si Kute! Tay, ano po? Kamusta naman po yung buhay ninyo sa Cebu? Ayos naman. Bukod sa araw-araw kong iniisip kung kumusta na kayo, eh, ayos naman. Alam niyo po, Tay, dahil po kasi dun sa Cold War ninyo ni Kute, hindi ko na po naitanong kung ano po ang business niyo dun o trabaho niyo po. May karaoke bar ako dun. Wow, Tay! May bar po kayo sa Cebu? Hindi, pipitsuging bar lang na. Eh, pero, Tay, bar pa din yun. Kung sa bagay, napag-usapan nga namin yun ni Richard, eh. Ano pong napag-usapan niyo tungkol doon? Eh, wala naman. Meron lang siyang magandang plano. Tay. Na? Maraming salamat po, ah. At hindi niyo po binitawan si Kute. Sabi ko naman po sa inyo, eh. Lalamot din po yun. Na, maraming salamat din. Dahil hindi ka nagsawang paalalahanan ako. Nak. Maraming salamat, ha. Sino? Sa pagpapatawad mo sa tatay mo. Ang galing, managan lang po tayo.
Alam ko, pabiro ko parati sinasabi sa inyo, pero... Pero seryoso ako. Nay, huwag mo nang bibigay, ha? Alam ko, paulit-ulit. Pinapaalala ko sa inyo, pero... Uulitin ko pa rin. Pakatiwala muna tayo. Pakasigurado muna tayong hindi na siya mawawala. Kasi na yung pag nasaktan ka, masakit din sa akin eh. Ayoko nang maulit yun. Oo naman na. Ang lagay ba naman, ganun-ganun na lang? Maghirap naman siya maligaw sa akin ulit. Hmm? Hmm. Ay, hindi pa ba kayo nagliligawan niya? Paano ko pa nagliligawan kayo? Parang sasakit naman niya pa, hindi ko masyado. Alam mo, ikaw, Christina, Rose, na kahit kailan, di ka naubusan ng hirit. Eh, pero naiseryoso ako, ha? Ito muna, pag nasaktan niyang puso mo, palo ko sa akin. Like you're okay. You are, Dad. Pinaghandaan ko pa naman kung paano ko kayo kausapin ulit. Aww, Daddy. Daddy naman. baby? Dad? About your manligaw. Daddy! Okay. About the boy who sent you flowers. I don't know how to start. I'm not good with this girl talk. Nagpa-coach pa ako sa tita mami niyo. Daddy! At Nikki and I talk already. And we're okay na. Next. I won't force you to tell me your problem, but... Dad, no! It's not that I don't want to tell you my problem. The truth is, I'm nahihiya kasi it's about crushes. Kay Nicola? Dad! Okay. I won't ask. I trust you. And I know that you know what to do. Thank you. For making my life so much easier, guys. I love you so much. Dad? Yes? I'm hungry. Hindi pa kami kumakain eh. Oo nga, Dad. Baby. Hoy. May miss may katabi. Siyempre. Kaya ko, te, tatabihan mo ko. Natakot ka lang makanin ng tiktik eh. No. Te, ha? Sige. Kaya lang kunig yung unan. Sige. You too. I love you more. Good night. Ano
pag-usapan niya? Good night. I love you. Ganun. Hindi, itatay. Ah? Ano, nag-flashback kami tungkol dun sa mga panahon nung maliliit pa tayo. Tapos, tinanong ko siya tungkol dun sa kung ano yung naging negosyo niya sa Cebu. Ayaw na yung video ko eh. Paano mo alam? Tinanong ko si Mon. Tagal na yun. Kuti. Namimiss mo si tatay? Ngayon ito. Oo naman, siyempre. Alam mo, di ba pa rin yung kompleto tayo, di ba? Alam mo ako, sobra kong namiss. Kaya yun, mas pinapahalagahan ko ngayon yung importansya ng pamilya. Ay, siya nga pala, naalala mo yung pinag-usapan natin sa Maynila? Ay, ano to? Ito ko sa lupa? Sayang, no? Hindi natin nabanggit kay Ninong Ramon nung nagkita tayo kahapon. Kasi may nasabi siya sa akin na may alam daw siya lupa. Maganda raw eh. Gusto ko makita yun, Kuti. Sige, tignan natin.